Hello mga ka-urbano, welcome back po muli dito sa akin channel. Sa video natin ngayon ay pag-uusapan natin ang mga bagay na dapat mong iwasang gawin sa lamang photos. Ano-ano nga ba ang mga bagay na huwag mong gagawin sa money plant o photos upang patuloy itong magbigay ng benepisyo? At ano-ano nga ba ang mga dapat gawin upang magkaroon ito ng magaganda at malalaking dahon? Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming upload. Ang photos na kilala din sa pangalang Devil's Ivy, Golden Photos at tinatawag din ito na money plant ay halamang napakadali lang alagaan at paramihin. Mayroon itong hugis puso na mga dahon at mayroon itong unique na kulay sa dahon. Depende sa variety. Isa ito sa paboritong panloob na halaman dahil angkop ang temperatura ng loob ng bahay para sa halamang ito. Kaya nitong linisin at alisin ang mga nakalalasong kemikal sa hangin katulad ng xylene, formaldehyde at benzene. Bagaman madali lang alagaan ang halamang ito, narito ang mga bagay na huwag mong gagawin sa halamang ito upang manatili itong maganda at kaaya-ayang tingnan. Huwag itong ilalagay sa madidilim na lugar. Ang money plant ay mainam na ilagay sa loob ng bahay dahil mas magiging pabor ito para sa paglago ng mga dahon nito. Ang halamang ito ay mas gusto ang hindi direktang nasisikatan ng araw o sa mga lugar na mayroong mababang liwanag. Kaya isa ito sa halaman na inilalagay sa loob ng mga bahay at kwarto. Maaari mo itong ilagay sa isang lalagyan na may tubig o kaya naman sa isang hanging basket. Bagaman ang halamang ito ay kayang mabuhay sa loob ng bahay at mga lugar na hindi masyadong nasisikatan ng araw, iwasan itong ilagay sa mga lugar na madidilim, na halos hindi na makakuha ng liwanag ng araw, dahil babagal ang pagtubo nito. Tulad ng ibang mga halaman, nangangailangan din ng liwanag ng araw ang money plant upang magsagawa ng photosynthesis na paraan ng dahon upang makagawa ng pagkain. Mainam itong ilagay sa may tabi ng bintana at terrace. Huwag itong ilalagay sa mga lugar na babad sa sikat ng araw. Ilan sa kadalasang dahilan ng pagkakaroon ng brown spot, pagdidilaw at pagkasunog ng mga dahon ng money plant ay ang sobrang pagkababad nito sa direktang sikat ng araw. Ang halamang ito ay isang tropical na halaman na hindi sanay sa direktang sikat ng araw. Mas magiging malago ang halaman na ito kung ito ay ilalagay sa mga lilim na lugar, kagaya ng loob ng bahay, ilalim ng mga punong kahoy at iba pang mga halaman. Ang paglalagay sa halaman na ito sa mga lugar na lantad sa direktang sikat ng araw ay isang malaking pagkakamali, dahil hindi ito magugustuhan ng halamang ito. Hindi paglalagay ng trellis o makakapitan. Ang money plant o potos ay gumagapang na halaman. Kaya naman, mas mainam na ilagay ito sa mga lugar na mayroon itong makakapitan o kaya naman, gumawa ng trellis o pole upang may makapitan ang mga ugat ng halamang ito. Ang hindi paglalagay ng gapangan ay magre-resulta ng paggapang nito kung saan-saan at pagkakaroon nito ng maliliit na mga dahon dahil ang lupa sa paso ay hindi sapat sa halamang ito para makakuha ng sustansya. Kaya naman naghahanap ang halamang ito ng makakapitan ng mga ugat. Mas masisiyahan ito kung lalagyan mo ito ng trellis o inalapit sa pader upang ito ay may makapitan. Nakakatulong ito upang magkaroon ng halaman ng magaganda at malalaking dahon. Tuyong lupa at ang hindi pagdidilig sa halamang ito. Pagkalanta, paninilaw at panlalambot ng mga dahon ng potos ay resulta ng kakulangan ng tubig. Napakahalaga ng tubig para sa halamang potos upang manatiling tuwid at malakas ang mga dahon at baging ng halamang ito. Hindi nasisiyahan ang money plant kapag kinukulang ito sa tubig at palaging natutuyuan ang lupa, lalo na kung ito ay nasa labas ng bahay. Mas mabilis matuyo ang lupa ng mga halamang nasa labas ng bahay kaya naman siguraduhin na dililigan ito ng tubig kung nakikitang tuyo na ang ibabaw ng lupa nito. Ngunit mas maging maingat naman sa pagdidilig sa mga potos na nasa lilim at loob ng bahay dahil maaari din itong maging dahilan ng overwatering. Ngunit bihira lamang ito mangyari.
Kaya naman upang maiwasan ito, i-check muna ang lupa bago magdilig ng tubig. Kakulangan sa sustansya ng lupa. Ang kakulangan sa sustansya ng lupa ay maaaring maging dahilan ng pagliit ng mga dahon at pagbagal ng pagdami ng dahon ng halamang ito. Upang maiwasan ito, ugaliing maglagay o magdagdag ng pataba sa lupa kada 2 hanggang 3 buwan upang manatiling maganda at malalapad ang mga dahon ito. Maaring gumamit ng liquid fertilizer at mga organic na pataba sa lupa kagaya ng balat ng itlog, balat ng saging at iba pa. Narito ang iba pang mga bagay na dapat na huwag kakalimutang gawin upang mas lumaki at gumanda ang mga dahon ito. Pagpupunas o paglilinis ng dahon upang alisin ang mga naipong alikabok. Makakatulong ito sa halaman upang makahinga ito ng maayos at manatiling mukhang sariwa ang mga dahon ito. Pagpupruning. Mahalaga ito upang mahikayat ang halaman sa pag-usbong ng mga panibagong suloy at mabawasan ang mahaba nitong baging. Pangriripat. Mabilis umugat ang halamang ito kaya naman kung nakatanim ito sa paso, mabilis nitong mapupuno ang paso na kinalalagyan nito. Ang pagriripat ay makakatulong para mabawasan ang ugat nito at upang makahinga ito sa lalagyan. Ang money plant o potus ay maituturing na swerte, lalo na kung nasa loob ito ng bahay, dahil sa mga ibinibigay nito na benepisyo. Kaya naman mahalaga na maibigay dito ang pinakamainam na pag-aalaga. Ikaw ba, Kaurban? Meron ka ba ng halamang ito? Sang-ayon ka ba sa mga ibinahagi namin na mga bagay na huwag gagawin sa halamang ito? Ibahagi ang iyong opinion at suggestion sa comment section at babasahin namin ito. I-share na din ang video na ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.